Margarito, tinalo sana ni Pacquiao si Canelo kung naglaban sila. Sa panayam ng fighthype.com kay Antonio Margarito ay sinabi niya na maski parehas sina Pacquiao at Canelo na maraming division ang pinaglabanan at pinagchampionan ay mas ibang level daw si Pacquiao kaysa kay Canelo. At kung naglaban daw sila ay tatalunin daw ni Pacquiao si Canelo Alvarez dahil tinalo siya ni Pacquiao maski 154 pounds fighter siya at sa 154 pounds sila naglaban na mataas at mabigat na masyado para kay Pacquiao na 140 pounds lang ang normal fighting weight niya at isa pa ay great fighter daw siya na tinalo ni Pacquiao ayon pa kay Margarito. Dagdag pa ni Margarito na hindi daw siya pwedeng ikumpara kay Canelo at sa mga nakalaban ni Canelo dahil ibang klase daw siyang fighter. Inamin pa nga daw ni Pacquiao na totoong nasaktan ito ng gusto sa mga patama niya nung naglaban sila. Umaakyat daw si Canelo ng mga division pero yung mga kaya lang naman niyang talunin ang kinakalaban niya. Mas maganda pa daw ayon kay Margarito na manatili itong si Canelo sa isang division at kalabanin niya ang pinakamahusay na si David Benavides bago siya umakyat. Mukhang sinasabi ni Margarito na iniiwasan at takot si Canelo kay David Benavides. Y realmente digo solamente yo digo eso, que volteen a ver a los que están ahorita queriendo pelear contra Canelo, digo, no a cualquiera, sino te menciono algo así rapidito Benavides que quiere que, y digo, Benavides es un buen peleador, creo que puede dar una gran pelea con Canelo y Canelo que no ande buscando de más peso, ¿no? Umaakyat si Pacquiao ng division at kinakalaban niya ang pinakamatitindi sa mga inaakyatan niyang division. Tinanong din si Margarito kung ano ang masasabi niya sa tumalo kay Pacquiao na si Ugas at kung sino ang mananalo kina Ugas at Spence sa 3 major belt unification fight nila sa April 16 sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas, USA. Sagot naman ni Margarito na hindi daw niya napanood ang laban nina Ugas at Pacquiao at hindi naman daw niya kilala sina Spence at Ugas kaya wala siyang masasabi tungkol sa laban nila. Sa iba pang balita sa boxing, Emmanuel Tago, nakitaan ko ng takot si Ryan Garcia. Sabi ni Emmanuel Tago na nakitaan niya ng pagkatakot sa kanya si Ryan Garcia. Medyo matagal na panahon din daw na tingin niya ay natakot sa kanya si Ryan Garcia. Kaya ngayong linggo daw, April 10 Manila time, ay sasamantalain niya ang pagkatakot ni King Ray Ryan Garcia. Sabi pa ni Tago na hindi niya daw ipinagyayabang na kinakatakutan siya pero mahirap daw na hindi niya banggitin ito pagtungkol na sa Golden Boy star Ryan Garcia. Dagdag pa ng number 7 lightweight contender at may record na 32 wins with 15 knockout at isa lang ang talo na si Tago na iniwasan siyang makalaban ni Ryan nung nakaraang taon nung pinili nito na kalabanin si Luke Campbell nung January 2, 2021 kaysa sa kanya at ito ang patunay na takot sa kanya si Ryan. Tutungo sa laban ng 33 years old na si Tago na may 32 winning streak pero karamihan ng mga kritiko ay sinabi na mga second grade lang naman ang mga tinalong ito ni Tago. Pero maski pa dahil ang 32 na diretsyong panalo ay kahanga-hanga pa rin. Comeback fight naman ng 23 years old at may record na 21 wins with 18 knockout at 0 loss na si Ryan Garcia itong laban niya kay Tago sa Alamo Dome, San Antonio, Texas, USA sa April 9 mula sa matagal na pagtigil sa pakikipaglaban, 15-month layoff dahil sa mental health issues at right hand surgery. Kabaligtaran naman kay Ryan Garcia sa mga dekalidad na tinalo si Tago. Mga mauhusay na fighter ang mga nakalaban at tinalo ni Ryan. Katulad ni Luke Campbell na Olympic gold medalist, Carlos Morales at Francisco Fonseca. Hanggang dito na lang mga lods, paki-like, comment, share tong video at subscribe to my channel. Salamat sa panonood.